Hello, I'm back and welcome back to CROffee Craft. So again, gagawa tayo ng, syempre, hair clip, obviously. Hair clip ang gagawin natin. So para mabilisan, kahit anong yarn pwede niyong gamitin. Pasensya na po dahil may sipon ako, kaya sana naiintindihan niyo ang aking pinagsasabi. Okay, so any yarn na gusto niyo, bahala kayo, but alam niyo naman yung ginagamit ko, si Monaco Mercerized 3-ply na cotton thread or cotton yarn, kung anong tawag man dito. But it is lace yarn. Okay? Tapos, dudoblihin lang natin. Tapos, ito optional, kung anong gusto niyong white, scrap yarn lang, pwede na. Siyempre, yung malimit kong ginagamit na pampatigas lang ng applique, ay ang spray net. Kahit anong spray net, pwede. Kahit expired. Pwede yan. Hindi naman natin gagamitin sa buhok eh. Tapos, syempre yung ating E7000 na adhesive glue. Tapos, ang 3 inches hair clip, alligator hair clip. Tapos, dalawang hook. Isang 2.5 kita, ayan, 2.5 at saka 2, ito, ito ang gagamitin natin, 2mm millimeter hook. Syempre, gunting. Okay, so, simulan na natin ang ating tutorial. But, bago tayo magsimula, don't forget to subscribe to my channel. Don't worry, it's totally free. Wala kayong babayaran. Free po ang ating tutorial at ang subscription. So, subscribe ka na. See you. Okay, using 2.5 millimeter hook, tapos indophil yarn, gumawa tayo ng magic ring. Yan. 1, 2, 3, pasok, then hila. Tapos, and this stitch is not counted. Okay. Sa loob ng magic ring, gagawa tayo ng tatlong single crochet. 1, 2, 3. Yan, meron tayong tatlong single crochet sa round 1. Tapos, ipo-close na natin yung circle. Ito, hilahin natin. Yan. Kita nyo, kadikit niya to. Itong hilahin natin. Pero huwag masyadong saran ha. Kasi mamaya, lulusot pa tayo dyan. So, tapos, ito na. Row 2. Turn, then increase sa first stitch. No chaining of one, ha? So, that's one single crochet, then back into the same stitch. One single crochet. At yun yung increase. Okay. Lagyan natin ng stitch marker yung unang stitch kasi nakatago siya eh. Then, one single crochet into the next stitch, and the last stitch, increase. One and two. Row 3, turn. One single crochet in every stitch. So, one,
2. Three, four, and five. So yung shop link po ng ating mga materials, ilalagay ko po dyan sa description box. But itong indophil yarn na to ay galing po kay Clovers Crochet PH. Okay, sa Shopee po. Hindi po ako maano mag-memorize ng pangalan ng shop. Kaya ilalagay ko na lang po yan sa description box yung link. Then, round 4. Turn your work. Then, increase again sa unang stitch. 1 and 2. Again, balik niyo lagi si stitch marker sa unang single crochet. Lalo kung baguhan ka pa, hindi mo pa masyadong kabisado yung stitch na lulusutan mo. Then, one single crochet sa tatlong stitch. Ibig sabihin, tagi-tagi-isa yun ah. 1, then 1 again sa kasunod, and 1 stitch again. Ayan. Then sa last stitch, increase. Again, turn your work, at again, mag-i-increase ulit tayo sa unang stitch. One, tapos balik sa same stitch. 2. Di na ako maglalagay ng stitch marker, ha? And then, 1 single crochet into the next 5 stitches. So, ibig sabihin, tag-i-tag-isa lang po. 1, 2, 3, 4, and 5. Uy. 5. Yeah. Then sa last stitch, increase. One and back and 2. Okay. Next round. Turn your work. Di ko na alam kung anong pang round to. 9 single crochet, or ibig sabihin 1 single crochet in every stitch. Saan tayo? Yun. Okay, dito ha, sa una, kung makakalimutan, kasama yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Okay, sa last stitch ay isa pa, ha? Ay, naiwan. Round 7. Medyo taas-taasan nyo, ha, para hindi kayo mahirapang lumusot. Turn. Then increase sa unang stitch. 1 and 2. Then 1 single crochet into the next 7 stitches. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then increase the last stitch. Yan. Increase. Okay. Ngayon,
Magde-decrease na tayo. Turn your work. Round 8. Decrease. Sabihin dito sa unang stitch, pasok. Hila. 2 loops on your hook. Then, pasok ulit sa kasunod. Hila. You now have 3 loops on your hook. Then, yarn over. Pull all loops. Then, 1 single crochet into the next 7 stitches. Ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Then, decrease ulit sa last 2 stitches. So, again, pasok, hila, 2 loops on your hook, then pasok sa kasunod na stitch, hila. Now, have 3 loops on your hook. Yarn over, pull all loops together. Next round, 1 single crochet in every stitch. So, taasan ng konti, turn your work. Again, 1 single crochet in every stitch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Next, turn your work and decrease again. Alam nyo na paano mag-decrease. 2 loops and then pasok ulit. 3 loops on your hook. Yarn over, pull all loops together. Then, yun ako. 1 single crochet into the next 5. 1, 2, 3, 4, 5. And then, decrease the last 2 stitches. 2 loops on your hook. Then, pasok ulit sa kasunod. Yan. 3 loops on your hook. And then, yarn over. Pull all loops together. Then, last. Decreasing na. Yan. Tas-tasan. Turn your work. Decrease again. Alam nyo na yan. Then, 1 single crochet into the next 3. 1, 2, and 3. Then, decrease. Yan. Tapos, mag-edging na tayo. Dadiretso na tayo palibot. Istry muna natin. So, paano mag-edging? Chain 1. Tapos, mag-single crochet lang kayo dyan sa palibot. Hindi masyadong maano. Lagyan yung stitch marker pala para hindi kayo malito, no? Saan kayo mag-end? Yan. Kung saan lang pumasok yung ano nyo. Yan. Yung sakto lang ba? Hindi masikip, hindi maluwag. Yan, edging lang tayo. Yan, smooth lang. Dapat hindi siya mag-iikom, no? Para dun mo makikita na tama yung ginagawa mo. Pag sumobra naman, pangit din. So, 1 single crochet lang sa gilid. Then, dito sa center, dun sa magic ring, gagawa tayo ng dalawa. Lagyan natin ng dalawang single crochet. 1, balik, 2. Tapos ito, ipitin nyo na ito.
Again, one single crochet lang pa. Paikot. Madali lang, di ba? Buti nakatiyempo ako ng tahimik ngayon, nakikisama ang kapaligiran. Ibon lang. At mga pupukan. Oops. Ayan, may butas na tayo. Ayan. Kapit na. Pwede kayo maglagay ng increase dito sa gilid. Ayan. Dito sa may corner, naglagay pa ako ng increase, no, kasi para magto-turn kasi tayo eh. Then, ayan na. Isa pa. Isa pa. Isa na lang. Ayan, musot. Ayan, lumabas. Oops. Again. Yan. Pinkupitin na natin. Iwan ng pantahi. Oh, I forgot the darning needle. Dun sa butas na yun, dun sa may stitch marker, kailangan nyo palabas. Yan! Tapos, tahiin nyo na lang siya dyan. Okay, weave nyo muna to. Tapos, babalikan ko kayo para doon sa ating buto-buto. So, make sure na kung ano ang harap at likod nyo, ha. So, ito, facing the right side. Kumuha lang ako ng puting yarn. Tapos, gagawa tayo ng buto. For example, this one. Simple lang. Mag-iwan kayo ng mahaba-haba para pantahin nyo, no? Then, ganyan. Pwedeng isa lang, pwedeng doble. Tapos, para hindi masyadong madumi tingnan, halimbawa, dito ang next natin, nadaanin natin dito. Kita ba? Ayan. Ganun gagawin nyo, papadaanin nyo doon para hindi naman madumi tingnan. Ganyan, ganun.
kahit anong puti naman pwede. Mas magandang gamitin yung cotton, yung moisturized cotton, kasi ito acrylic, hindi masyadong natigas yung acrylic kapag nilalagyan ko ng spray net. So yun, kasi cotton absorber. Basta maganda siya mag-absorb. Mas matigas. Yan. Then, ganun lang. Madaan-daanin nyo lang sa ilalim. Kung meron kayong pang-cover dito sa likod, mas maganda. Kung gusto nyo i-share, comment nyo po kung anong tawag doon. At, don't forget to tag me on Facebook sa Instagram po. Tag nyo ako. Nandyan po ang aking name. Pakitag nyo po ako sa Instagram para makita ko yung inyong mga gawa. At yan, binisita ako ng aso ko habang naggagawa ko makat dito ng gugulo. Doon ka na sa baba. Pachi. Ganun. Hindi na, doon ka na kaya. Pachi. Ay, kipaglandian pa. Yan na. Okay, diba? So, yan na siya. Ayan yung likod niya. So, nakita nyo, lagi nyo tatandaan niya, dito nyo dadalin sa bandang gitna yung dulo ng nung tinahi nyo. Kasi, yun yung tatakpan ng alligator. So, para malinis tingnan, kung sakaling wala naman kayong ipantatakip dito, yun ang ginagawa ko. Okay? So, ngayon, isprayan lang natin to, tapos set aside na natin at gagawa na tayo ng dahon. Ganyan lang ginagawa ko. Tantaran nyo kung gusto nyo, tapos pag natuyo na, yan, wala na. Tapos, dagdagan nyo ulit, isa pang coat, sa tumiga. So, set aside natin to kasi medyo matagal matuyo ang acrylic. Okay, so moving on, gagawin na natin ay ang dahon. Using 2mm hook. Una, simpleng lang gagawin natin, ganyan. Oh. Mag-iwan lang ng mahaba-haba ng konti, pantahi. Yan. Iwan natin yan. Magic ring. Simpleng magic ring lang. 2mm pala. Yan. And then, mag-add kayo ng 5 chains. So, 1, 2, 3, 4, 5. And then, sa second chain, from hook, ito ay not counted. This one is not counted, ha? So, this is the first chain, second chain. So, here on the second chain, slip stitch. Then, the next is single crochet. Next is double crochet. Next is half double crochet. Yan. And sa dito, sa loop na to, mag single crochet ka na lang dyan. Yan. Isin natin kasi ang luwag. Masyado. And then, slip stitch sa loob. So, next, chain 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Again, sa second chain from the hook, mag-slip stitch. Then, 1 single crochet. Then, double crochet. Then, half double crochet.
And then single crochet sa last stitch. Yan. Excuse me. Tapos dito sa loob ulit ng ring, babalik mag slip stitch. So after yung mag slip stitch dito, again chain 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos uulitin niyo lang yung last na pattern, okay? Tapos balikan ko kayo. So pagkatapos niyo nang makagawa ng tatlo niyan, hilahin niyo na 'tong maigi para mag-close na yung gap. Tapos ito gupitin na natin. Iiwan ng mahaba pantahi. Tapos itatahi niyo na lang siya according sa gusto niyong pwesto. Yung ganyan. Okay. Oops, yan. Ganyan, tatahiin niyo na lang siya. Diba? Bahala na kayo kung paano tahi ang gagawin niyo. So hindi ko na ipapakita kung paano itatahi, no? Madali lang naman 'yon. Tapos, ganito na yung magiging itsura niya. Ayan. Ito yung isa. Okay, mag-alala. Hindi talaga nagkakapare-pareho yung mga ginagawa natin. So, yan yung likod niya. So, ngayon, ito kasi basa pa. So, hindi pa natin siya madidikit dun sa clip. So, ito na lang gagawin natin. Gagamitin. Ganyan. Sasakto niyo lang siyang ganyan. Ganon, pwede pa ganon. Bahala na kayo kung kailangan natin ng tanda. Dito. So, ako marami ako talaga maglagay. Tapos patuyuin nyo lang saglit. Okay. Saglit lang. Ito kasi ewan ko mabilis nang matuyo ito ngayon eh. Patuyin lang natin saglit, tapos didikit na natin. So, that's all for today, mga bro. So, sana nagustuhan nyo siya. Madali lang yan. And, please, don't forget to subscribe. It's free! So, wag nang magdalawang isip pa. I'll see you next time para sa next tutorial natin. At baka makahabol pa tayo ng isa pang hair clip. Okay, so makikita nyo po yung mga sample pics sa aking page sa The Hobby. And also, don't forget to tag me on Instagram and in Facebook. So, I'll see you then next time. Thank you for watching. Maraming salamat po. Thank you. Bye!